So guys, unbox muna natin tong L3210. Syempre ang laman ng box, mayroong mga manual dito at syempre yung pinaka CD. Dito yung pinaka ink natin, no, yung OO3 na ink. At syempre ito yung ating pinaka power cable. Tapos ito na guys yung pinaka printer. So alisin lang natin sa kanyang plastic. Pag nakuha niyo na yung printer, so alisin niyo lahat ng blue na tape. Yan. So ngayon ang tanggal na natin guys yung ating mga tape na yan, no. So isasali na natin yung pigment ink. Ito guys yung isasali nyo, hindi na to ha. Ito kasi yung OO3 na ink, no? So dye ink lang to. So ang gagawin natin dito, bubuksan natin siya, itatapon natin yung laman, tapos saka natin siya isasalin, tapos saka natin siya itataob dito. Okay, kaso medyo magastos yun kasi sayang naman yung ink dito, diba? So ang gagawin natin, gagamit na lang tayo ng ito yung syringe. Yan. So gamit tayo guys ng syringe. So ito, na-open to. So ito guys yung ink natin. Ito yung syringe, no? So alisin lang natin to, itong pinaka-pantulak. Tapos alisin rin natin to. So ingat kayo guys, no, kasi talagang karayom to. Ito yung ginagamit sa ospital. Yan. So mayroong dalawa dito, yung mapansin may hati sa gitna, diba? Taas, baba. So kahit saan dyan, taas o baba. So isuksok nyo lang to yung pinaka syringe nyo. Kaya mararamdaman nyo naman na mag-i-stop yan eh. Tapos saka nyo to ilagay itong ink nyo. Okay, so mayroon yung guhit hanggang dito sa may pangatlo. Yan yung pupunuin natin ng ink. Okay, so huwag kayo magkakamali. Syempre CMYK. Ito yung black, yellow, magenta, saka cyan. Tapos kapag ka nalagay nyo na siya ng ganyan, itutulak nyo siya ng dahan-dahan. Sobrang dahan-dahan lang guys. No? Kasi pag di nyo siya dinahan-dahan, magkakameron to ng bubbles. Pag nagkameron to ng bubbles, tutulak nito yung ink sa ilalim. So tatapon yan sa may ilalim, tataga. Sakala mo butas yung tangke, pero hindi naman yung butas. Tapos yan, makikita nyo dito guys, so nalagyan na siya. Yan, siguro guys, mga apat na puno nito, mapupuno nyo na siya hanggang dito, itong pangatlo na to. No? So hanggang dyan yung pinaka-limitation ng ink natin. So guys, ito na yung finale natin, pinaka-huling salin. Dito tayo sa may cyan. So isara lang natin to, then sara natin. Tapos makikita nyo dito, ayan, ganyan dapat siya kataas. Okay, so hindi nyo siya isasagito sa pinaka-tuktok. Dito lang siya, pangatlo. So guys, bago natin siya i-set up sa may PC natin, kailangan muna natin siyang i-ink charge. So syempre, isaksak natin sa outlet, ito yung sa may likod niya, tapos sa power outlet. Tapos i-on lang natin siya. So makikita nyo guys na naka-red yung kanyang parang ink, no? So ito, kailangan natin siyang i-ink charge. So paano natin siya i-ink charge guys, no? Pindutin nyo lang to. So mga 5 seconds. Yan, so kapag ka narinig nyo na yun guys, so magka-charging na yan. So hintayin nyo lang siya, siguro mga 10 minutes to 20 minutes. Paano nyo malalaman na tapos na ang ink charging? Makikita nyo na yung printer nyo ay naka-standby na. At itong LED light na to guys, no, naka-steady na lang siya, hindi na siya nagbi-blink. So guys, habang inihintay natin mag-ink charging, no, so punta muna kayo ng google.com, tapos search nyo lang is yung L3210 driver download. Tapos makikita nyo guys, dito na lang kayo mag-download sa epson.com.ph, no. So i-click lang natin siya. Automatic niya naman madidetect kung anong OS mo. Yan, Windows 11. Tapos nakalagay dito, Epson Web Installer for Windows Drivers and utility package. So dito guys, makikita nyo dito, Epson Web Installer for Windows. So i-click nyo lang itong download dito. Yan, tapos accept nyo lang siya. So magda-download na siya. So pag na-download na natin siya guys, no, i-click lang natin to para mag-install siya. Yan, tapos makikita nyo yan, yes nyo lang. So lalabas to, click nyo lang i-accept. Tapos yes nyo lang ulit. Tapos puro next na lang to guys. So i-download nyo guys lahat ng kailangan nyo sa printer, no. Tapos guys, mag-ink charge ang printer natin, no. Itutuloy natin dito sa may laptop natin or sa may PC natin yung pag-i-install ng driver at syempre ng mga software ng L3210. So guys, finish na natin yung ink charging, no. Yan, no. Nakita nyo, naka-steady na yung color green na LED light nya. So makikita nyo dito sa may laptop yung kaninang ini-install natin, no. Nakalagay na dyan, connect via USB cable. So ang gagawin natin ngayon, no, i-connect na natin to, itong USB cable natin. Nakasama rin naman to sa may package, no. Syempre dito yung USB. Tapos ito naman guys ay kakapit natin dito sa may bandang gilid ng printer natin. Yan, so makikita nyo guys, automatic, na-detect niya na. Printer detected. Please wait for setup to complete. Yan, so makikita nyo dito guys, meron tayong mga option na i-install, no. So lahat na lang yan, install nyo. Para wala na kayong maging problema, no. So click lang natin tong install. Yan, tapos hintayin lang natin siyang matapos ulit. So tapos na natin guys yung ating setup. So gagawin na natin, magpiprint tayo ng test page. So ito yung printer natin. So alisin nyo na lang yung takip. Then ito, urong natin. Yan, tapos ito, nahihila to. Okay. Tapos lagay nyo lang yung band paper nyo. Ito may nahihila rin dito. So gawin natin dito guys, no, print test page natin para tingnan natin kung maganda yung ating print. Yan, so makikita nyo dito guys, nakalagay, congratulations, you have finished setting up your printer. So balik tayo dito guys, ang gawin natin ulit, no, next na lang natin to. Yan, so hintayin ulit natin siyang matapos. So guys, hindi nyo na kailangan itong i-register, skip nyo na lang to. Then click na lang natin yung finish. So gawin natin guys ngayon, no, file. Then click natin tong print. Tapos printer properties again.
Then maintenance natin. Tapos click natin to guys, nozzle check, no, para makita natin kung maganda ba yung ating print out. Ayan, tapos click lang natin tong print. So dito nyo guys makikita kung maganda yung print out nyo, no? Nakita nyo yung mga guhit na yan. Dapat walang putol yan. Okay, so yung black natin okay naman. Yung cyan, yung magenta, at syempre yung yellow natin, lahat sila okay. Ready to use na po itong printer na to. So ngayon naman guys, nasubukan natin siyang mag-xerox. So tingnan nyo itong arrow na to. So dito nyo siya idudulo. Yan, ganyan siya. Tapos ibababa nyo to. Syempre lalagyan nyo ng papel. Tapos dito may nakalagay dito. Ito yung black and white. At syempre ito yung colored, no. So pindutin natin guys yung colored para mag-xerox siya ng colored. So press lang natin siya. Yan, so guys, ito yung sinerox natin at ito yung xerox natin. Yan, so ang ganda ng quality. So para magamit naman natin yung ating scanner, so punta lang kayo dito sa may Google again, no? Tapos i-download nyo lang itong Epson Scan Smart L3210. Try natin itong i-download dito banda. Yan, tapos download. Tapos accept lang natin ulit. So habang inihintay natin guys na matapos yung ating download, no, kasi 299 MB yan. So mga reminders lang guys sa paggamit ng Epson na L3210. So unang-una guys, no, wag na wag nyo siyang hahayaan na maubusan ng ink. Kasi kapag ka naubusan to guys ng ink, mahihirapan ulit itong humigop ng ink. Tapos make sure lang guys na tatakpan nyo lagi siya pag di nyo siya ginagamit, no? Kasi may mga nagre-reklamo sa amin yan na nasira raw yung printer nila nung inopen namin. Yung loob pala, yung hose mismo ay kinain ng ipis, ano kaya inihian ng daga, no? So tatakpan nyo siya guys kapag di nyo siya gagamitin. Tapos guys, every 30 pages na full colored na print out nyo na high quality, ang gawin nyo guys is mag-head clean kayo. At syempre, ang pinakamatinding tip dyan, no, lagi kayo manood ng mga vlog namin sa YouTube, hanapin mo lang kami, The Printing Shop, para sa mga tips and tricks about sa may printer na to. Okay, so balik tayo dito guys sa in-install natin kanina na Epson Scan Smart. So ito, next lang ulit to. Yan, so kapag lumabas itong finish, click lang natin siya. Then ma-open na natin guys yung Epson na Scan Smart. Yan, so kapag nag-open siya, syempre, ito na, select na natin to. Yung L3210, tapos okay lang natin. Dito tayo guys, no, ipatong ulit natin yung parang comics kanina na sinerox natin. So ngayon naman i-scan natin siya. Tapos dito guys, press lang natin tong scan. So ito na siya guys, no, na-scan na natin to. So ganyan lang guys, pag ganahin yung scanner ng Epson na L3210.